Pwede naman pala magluto ng mani na hindi kailangan ipalutang sa naglalawang mantika. At ito naman ay effective at masarap din naman pala. Ba't kailangan pa ipalutang sa nagliliyab na mga mantika? Nga, bonggang-bongga kumain tayo sa isang Bangladesh restaurant. Go! Hello mga kanap ni Punggol, na diminyo na ba kayo for today's video? Samahan niyo ako at tayo po ay mamasyal at tuloy-tuloy sa pag-ikot dito sa lugar ng bansang Arabo, ang Saudi Arabia. For today's video nga mga ka-colors, naghahanap ako, matagal akong naghahanap ng kudkura ng niyog dahil dito maraming niyog na nakikita, pero ang problema nga wala namang nagkukudkod at may binibenta man niyog lang na baog, as you should say, niyog na buo. At ito, napadpad ako sa isang talipapa at nagbabaka sakali akong makakakita ng niyog, kudkura ng niyog, pero wala nga talaga akong makita. Maraming binibentang niyog dito, wala namang kukuran, wala rin nagkakayod ng niyog, kaya ang paano ko maghanap nung pinakangipin na par pwede naman ako na lang makayod nung niyog, pero yun nga, wala akong makikita. At nakarating na nga tayo dito sa pinakamalawak na parke, nadaanan na natin ito, papasok dun sa parang pinakapalengke nila, pero wala ka rin pala akong makikita. But anyway, kasi nabibili lang dito puro lang mga nakalata na at wala namang kalasa-lasa, kaya gusto kong gumamit ng fresh na niyog na baog. Charis. For today's video nga mga ka-colors, eto, pupunta na lang ulit tayo dun sa pinaka-center of the place, ang Kamismo Shade. At dito, magbabakasakali tayo na makakakita ulit tayo ng kudkura at magtatanong-tanong tayo. Bahala na kung paano natin itanong. Eto nga, nakakaloka. Napapadpad tayo dito sa bilihan ng mga sapatos. May talipapa din pala ng mga sapatos dito at in fairness, gaganda ng mga sapatos na display nila dito. Tuwing hapon lang ito sa area na to, makikita ang pinakamaraming display ng mga sapatos na nag-iiba-iba mga nag-range ang mga sapatos na to between 35 to 50 real. Yes, depende sa realization nyo kung anong sapatos ang bibilihin. But still, yung quality naman niya ay hindi naman makompromise. Ang gaganda, syempre, pogi, titinda, mapapabili ka talaga. Wow! Ganon! Go! At dito na nga tayo, nakadaan naman tayo sa bilihan ng, ay, may naintriga ako dito, may nagtitindang ng mani, at ano bang klase itong pagluluto nila? Grabe, binigyan tayo. Akala ko ina-etchos tayo, ay, abot, yung pala, mainit daw. Kaya, sabi niya, ingat-ingat kasi mainit. Har. Eh, di, wow. Ito. Dahil senadora tayo, syempre gusto din natin ma-experience kung paano lutuin ang mani na gawa doon sa buhangin o parang mga pinong bato, kaya siya nalutong-luto at malasa na rin siya. Bongga, go! At habang naglalakad-lakad nga tayo dyan sa area na yan, may nakita tayong mga kakanin. Diyos ko, di ko alam pa ng mga tawag-tawag dyan at anong klaseng pagkain niyan, dahil nakikita ko lang naman, kaya pinidyo-video ko na rin at sinisighting-sighting ko kung masarap ba siyang kainin, pero hindi naman ako nilapitan, kaya di ako bumili. Go! Dire-diretso na nga tayo, inaalok pa ako dito ni tatay ng baka. Isa siyang katayan dito at puro baka, karne ng baka, tupa, kambing, meron dito, ayan, mga kambing at saka baka yung nakadisplay nila dito. Mura lang naman ang kilo, kaso nga lang pagluluto, Diyos ko, ang tagal niyang pakuluan, kaya din muna. Next time lang, tatay, go. Eto na nga, habang nag-iikot-ikot pa rin tayo, naghahanap nga ako ng mga makakainan na mga restaurant, kahit ano. Eto nga, nakita natin, meron tayong na-sighting na Bangladesh restaurant dito banda sa dulo. Na-intriga ako kasi yung design ng loob nila, akala mo may daan yung mga upuan, may mga cover talaga. Akala mo may debo, kasal, o binyag, ganon. Kaya dumedire-diretso ako at nagtatanong nga ako dyan, go. This one, Mappy, also.
Ada pun alin mafi ada pun musik. Ada kia wasta tu kia ras. This one ada mujud. Si mujud ada hena mujud. Ada pintu hena mujud. Eh ada this one eh ada. Ada shit ada meat. Meat kebab. Shit kebab. Shit kebab. Wahid sa? Wahid asharia. Wahid asharia. Kabir? Kabir. Ayun na nga, after 5 years ng pagtuturo natin, dahil di ko alam kung anong mga putahe, anong mga luto, anong mga gawayan, anong mga sangkap niyan. So, nakapag-order na rin tayo for today's video. At sinabi nga ni Kuya na masarap naman daw siya. At dahil dyan, napa-order na tayo. At habang nag-aantay tayo sa ating mga order, so lilingalinga mo syempre yung marites nating mata. At marami naman din tao, may mga kumakain din talaga. At yun nga lang, na-intriga talaga ako sa mga upo nila. Grabe, di ko alam mo ang pangalan. Grabe ang tamis na talaga. Para makasukan. Pero lasang gatad ka. Ang daming gatad. Ito naman green. Inihaw na. Baka. Inihaw na baka. Ito yung mga ano niya. Pang sawsawan. Then, grabe ang laki. Ano niya naman? Grabe ang laki. Paano ko ubusin? Hindi na nakakaloka. Dahil dyan, tara, let's eat. Ayun na nga, after 5 years, dumating yung mga pagkain natin na tinikman natin. Diyos ko, naluloka ako. Akala ko konti-konti lang. Ang lalo ng tinapay. Pagkalaki-laki, paano kukubusin niya? My gosh! Go! But anyway, nag-i-enjoy tayo sa pagkain natin dyan. Na tinikman natin lahat. In-enjoy natin. Pati yung minatamis na sobra talaga. As in, pakiramdam ko, andyan na yung diabetes na. Nag-re-wave sa aking katawan. Paparamdam na eto na. Magiging active na kami. Diyos ko, wag naman sana. Dahil talaga, hindi pwede. At ayun, habang kumakain tayo, ninanamnam natin yung mga pagkain nila at tinatoppings-toppings natin para talaga ma-enjoy natin at subukan natin makakain ng marami. Dahil yung pagkain nila medyo may pagka-tasty talaga na, medyo may pagka-alat-alat ng very, very light. Kaya kailangan natin kontrolin at sobrang tamis din. At ayun, habang kumakain nga tayo dyan, ay tumitingin-tingin din sa paligid kasi yung mga tao din nakatingin din sa akin, parang ganda-ganda sila sa chairs. Go! At yun na nga, habang kumakain tayo, talagang Diyos ko, halos umabot ako ng isang oras dyan kasi syempre, hindi ka naman pwede basta subulan ng subo. Ninanam na mo syempre yung bawat kagat, karni agad. Go. Hindi. Sabi ko nga, ini-enjoy natin yung pagkain at dinadahan-dahan natin kasi nga, walang kanin. Diba? Alam nyo yun, walang kanin. Puro tinapay lang. Partner niya, kaya hindi naman sanay sa ganito, kaya dandahan lang kasi pakiramdam ko, nabubusog na agad ako doon pa lang sa karne na pagkalaki-laki. Atay siya, tsaka yung parang tupa ata yun. Hindi ko alam kung anong karne yun. Baka ba yun? Basta galuhalan na yun. Hindi lang na may isang kanin dyan sa grill na yan. At meron din mga gulay-gulay. At yun nga, yung mga dessert nila na bonggang-bongga. Sobrang tamis talaga na talaga. Mag-wave yung diabetes mo dyan. Go! Pero in fairness sa pag-ikot-ikot natin dito, no, ang dami natin na-realize. Ang dami mga pagkain na pwede natin talagang i-try. Na malayong-malayo sa Pilipinas at malayong-malayo sa kinagis na natin mga pagkain. It's better din na ma-explore natin ang mga pagkain ng mga ibang lahi. At dyan, grabe na kailang bansa na tayo na kinakain ng mga flavor nila. At dahil dyan mga ka-colors, maraming salamat sa walang sawang pansubaybay sa inyong samtakaan. At hindi bukas, hindi nga now, na go. This is the food. Perfect. Hi. Hi, hello, come on. Hello guys, Mark here. Wait, come on. Wait, come on.